Khalil TV. Narinig ko ang doorbell at napatingin ako sa orasan sa itaas ng poste ng pinto. Eksaktong 15 minuto. Ang lalaking ito ba ay isang uri ng perpektong alien? Napaka-time cautious niya. Napatingin ako sa sobrang laking t-shirt ko na may hamburger picture at nagkibit balikat. It's not like I'm trying to impress him. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. What do you want from me? Tanong ko ng buong lakas ng loob na natitira sa puso ko. Hindi siya kumibo, sa halip, hinigit niya ako at pumasok sa bahay ko. Napaka-brute. Humalukip-kap ako sa dibdib ko at inulit ang tanong ko. Tila nakatitig siya sa boobs ko, ha? At isang pervert din. Pinasadahan niya ng kanyang malalaking daliri ang kanyang buhok kaya mas sexy siya kaysa karaniwan. I want you. Halos mabulunan ako sa sarili kong laway. What? Ang aking inner girl ay sumisigaw na parang baliw. I want you to come back and work for me. Para siyang nahihirapan. Tulad ng ito ay isang napakahirap na sitwasyon para sa kanya. Ang lalaking ito, napaka-impolite, ni hindi man lang siya makahingi ng tawad o magsabi ng please. Ah, Mr. Black, may salitang sorry, at sinasabi mo ito kapag nagkamali ka sa isang tao. Itinuro ko ito sa kanya. Sino siya sa tingin niya? Pinandilatan niya ako at kitang-kita ko ang pag-ikot ng mga gulong sa utak niya. Akala mo walang nagsalita sa kanya ng ganyan. I was expecting na isusuka niya ang isa sa mga bastos na salita na laging lumalabas sa bibig niya, instead, tinignan niya ako ng mahinahon. Hindi ako humihingi ng tawad sa mga tao. Sabi niya sabay kibit balikat. Ang lakas ng loob nitong lalaking to. Then have it your way, mister. With or without your apology, I'm not working for you. Pagganti ko at naglakad papunta sa couch na inuupuan ko buong araw. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Iritadong tanong niya na para akong baliw na bata. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina para ipaalam sa kanya na wala akong pakialam sa sinabi niya. Nagsalin ako ng grape juice at bumalik sa sala. Umupo ako sa couch na hindi pa rin siya pinapansin. Mga 4 to 5 minutes kaming ganun nung tinawag niya yung atensyon ko. Irish, nagsalita siya pero tumigil at tumingin sa akin. I'm sorry, sa sobrang hirap niyang sinabi kaya natakot ako. Mukhang hindi pa niya sinabi ang salita dati. Come work for me, will you? OMG! Nag-sorry lang ba ang sikat na Alexander Romano o naghahallucinate ako? Will you? Inulit niya. God knows I was gonna refuse, pero tumango lang ako na parang bata na nakatingin sa kanya na nakatulala. Okay, so it's been 3 days since I started again. Hindi naging okay ang lahat. Hindi ko nakita si Mr. Black nang pumunta ako dito at hindi lang sinabi ni Leo kung nasaan siya. Nataranta sina Diana at Kenny nang sabihin ko sa kanila ang eksena sa apartment ko. Kapag sinabi kong nabigla, sinasadya ko. Hindi nila ako pinaniwalaan noong una. Ano ba kasing pinagsasabihan niya ng sorry? Hindi ba normal na sabihin iyon? At ngayon, pare-parehong nabigla si Leo habang sinasabi ko sa kanya kung bakit ako nagsimulang magtrabaho ulit dito. It's never been heard of that Romano apologized to anyone before, Irish. I mean it, anyone. Patuloy na sabi ni Leo na napatigil sa pag-inom ng kanyang beer habang nililinis ko ang kalat na ginawa ko. Nagtatrabaho ako sa pagpipinta na ito ng bahay ni Mr. Black ng 3 araw ng sunod-sunod. Napakakomplikado noon. Sana lang ma-appreciate niya. Well, believe it or not, nag-sorry daw siya. Walang ganang sabi ko kay Leo. Lahat sila ay gumagawa ng malaking bagay sa wala. Saan mo naman sinabing pumunta si Mr. Black? Nagkibit balikat si Leo sa tanong ko na parang walang alam. Iba ka, Irish, special ka. Una, hinatid ka niya pa uwi. Never been heard of before. Pangalawa, binibigyan ka niya ng sarili mong kwarto. Pangatlo, tinawag ka niya, binisita ka, at humingi ng tawad. Damn girl, you got him right in the balls. Sabi ni Leo, magtataka sana ako kung wala siyang sinabing hindi nararapat. Napatingin ako sa kanya, gulat na gulat. So hindi pa siya humingi ng tawad kahit kanino. Umiling si Leo, never, ask around, that guy's a cold bastard, and for him to take a bold step and apologize, you must mean something to him. Ang mga salita ni Leo ay nagpaisip sa akin ng ilang oras pagka-uwi ko. Bakit kailangan kong ma-involved sa isang lalaking tulad ni Alexander Romano? Sweetie, sino may-ari nito? Tanong ni Mommy mula sa sala. Lumabas ako na may dalang isang bote ng orange juice. May hawak siyang gold card. Mukhang napakamahal mula sa anggulong ito. Lumapit ako sa kanya at kinuha iyon. Nanlamig ang isip ko. Ang pangalan nito ay ang pangalan ng boss ko. Ah, kay Kenny. Ibibigay ko na lang sa kanya kapag nakita ko siya, nagsinungaling ako.
God, ang dami kong pagsisinungaling simula nung nabangga ko yung lalaking yun. Oh, okay, I was just wondering. It looks so expensive, sinabi niya. Ngumiti lang ako at tumakbo paakyat sa kwarto ko. Umakyat ako sa kama at tiningnang mabuti ang card. Alexander Mochino Romano. Parang foreign ang pangalan niya. Mochino. Tapos may ibang nahagip ng mata ko. Illusion. Ako ay narito sa maikling panahon ngunit ito ay sapat na upang malaman na ito ay hindi lamang isang club sa New York. Ito ang pinakamalaking club, at ang pinakanakamamatay ayon sa mga headline at magazine. Siya ang may-ari ng ganoong club. Isang bagay ang ibig sabihin niyan. He dealt with drugs and guns. Then it hit me. Kaya naman labis siyang kinatatakutan. Delikado talaga siya. My God, kinakabahan ako ngayon. Oh my goodness. Si Mr. Black ay talagang mapanganib. Hindi ko alam na hanggang dito na pala. Kinuha ko ang phone ko, at dinial ang number ni Diana. Kinuha niya pagkatapos ng dalawang ring. Hi there best friend. She sounded so excited. Diana, may na-discover lang ako. Can we meet up? Tanong ko sa nanginginig na boses. Irish, okay ka lang ba? Alam kong naramdaman niya ang aking discomfort. You can come over to my place. My brother's not home. Ano ang gagawin ni Mommy kapag nalaman niyang nagtatrabaho ako sa isang mapanganib na lalaki na nakikitungo sa droga at armas? Kung pagmamay-ari niya ang ilusyon, isa lang ang ibig sabihin nito. Parte siya ng mafia. May natuklasan lang ako Diana. Mr. Black, he's the owner of illusion. Delikado siya, nauutol kong sabi. Huminga ng malalim si Diana. Yan ang sinisikap kong sabihin sa iyo Irish, hindi bagay sa iyo si Alexander Romano. Ngunit hindi mo sinabi sa akin kung hanggang saan. Balik kong sabi, nanginig pa rin sa bago kong natuklasan. Napabuntong hininga si Diana. Balita rin ito sa akin, Irish. Ang alam ko lang delikado siya sa iba't ibang chismis. Pero sa pagiging may-ari ng illusion. Damn girl, this is news. Inilibot ko ang paningin ko. You're not helping out right now. You know what? I need some time to think about this, sabi ko. Pupunta ako sa iyo mamaya sa gabi. Okay girl, maghihintay ako. Pagkababa ko ng taxi, tumakbo agad ako papunta sa bahay ni Diana at pumasok sa kwarto niya. Ginagamit niya ang phone niya at ibinaba iyon nang makita niya ako. Diana, sabi ko habang niyayakap niya ako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Sweetie, it's gonna be alright. Halika, maupo ka. Sabi ni Diana habang hinihimas ang buhok ko. Tingnan mo ako, hindi ka dapat mag-freak out. Ha, siya ba talaga? Tumingala ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. What I mean is, you have to act normal. You shouldn't let him know na alam mong delikado siya. Halatang hindi ka sasaktan ng guy because if he had intentions of doing so, he would have done it a long time ago. Malinaw na nakikita niya ang kabutihan sa iyo. Huminto siya para kunin iyon, ngunit hindi iyon ang kailangan kong marinig. Kung umasta ka na parang alam mong delikado siya, baka ituring kanyang banta kaya mas maganda kung umarte ka na parang walang nangyari. Paano ito posible? Tanong ko habang sinusubukang i-digest ang sinabi niya. Napangisi si Diana. Ituloy mo lang ang pagpinta para sa kanya. Act normal, okay. Dahan-dahan akong tumango, alam kong napakahirap nito. Kinabukasan, pagpasok ko sa mansyon, naramdaman kong mas tense ang hangin. May kakaibang amoy sa hangin. Naglakad ako papunta sa kusina para makita si Leo na nagluluto ng itlog. Hi sweetheart, bati niya sa akin nang makita niya ako. Si Leo ay palaging isang bubbly na tao. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Good morning, Leo. Bahagya siyang kumunot ang noo. Call me honey next time. Sweetheart goes well with honey, not Leo. Sabi niya sabay abot sa akin ng isang baso ng orange juice at kumindat. Napahagalpak ako ng tawa, iba ang lalaking ito. Salamat, nga pala, anong kakaibang amoy na natatanggap ko? Tumingin siya sa akin ng hindi makapaniwala. Seryoso, hindi mo alam na bumalik na si boss. Bahagya akong kinilig, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Nandito siya. Okay, pero may kakaibang amoy sa paligid. Ngumuso si Leo na parang weirdo. I can't believe you don't know that that's weed, dot and cocaine. Pero hindi coke ang naaamoy mo dahil walang amoy ang coke. Sabi niya habang kibit balikat. Nasamid ako sa juice ko. Sinabi niya ito na parang ito ang pinakanormal na bagay kailanman. Ko what? My goodness, siya talaga ang may-ari ng illusion at totoo ang chismis. He really dealt with drugs. Kane, you should grow up sweetheart. This world of ours isn't heaven where bad things are forbidden. We're in New fucking York and this shit is normal. Nagkibit balikat si Leo. By the way, I was making this egg specially for you. So here you go.
No, Leo, hindi normal ang pag-inom ng droga. Seryosong sabi ko sa kanya habang pinipigilan ang pag-ubo. Hinila ni Leo ang isa pang upuan. Sa totoo lang hindi ko alam kung bakit kanya dinala dito. This isn't your kind of world. Marami ka pang dapat matutunan. Lalo akong natakot sa lahat ng ito. Who's taking drugs? I asked to actually confirm what I already know. Sino pa ba? It's Romano, pero hindi siya nag-iisa ngayon. May kasama siya, kaya ang masangsang ang amoy. Hihi, hindi siya nag-iisa. Nauutol kong sabi. You should go and continue with your painting, sweetie. Sabi niya at naglakad papunta sa pinto. Pero tumigil. And for the record, your paintings are breathtaking. Tapos nag-walk out siya. Ano ba itong pinasok ko? Alam kong nasisira ko ang aking pagpipinta dahil sa kawalan ng konsentrasyon. Kinain ako ng mga iniisip kay Mr. Black. Pero paulit-ulit na pumapasok sa utak ko ang mga sinabi ni Diana. Kumilos ng normal. Can see your painting my house and it looks so good. Muntik na akong mapatalon sa sobrang takot. Nandito siya. Dahan-dahan akong lumingon at napabuntong hininga ako. This man was drop dead gorgeous kahit mukhang pagod na pagod. Sobrang pula ng mata niya. Mr. Black. Literal siyang napa-facepalm. Just call me Alex. Mas gusto ko yun kesa sa stupid name na tawag mo sa akin. I'm not even black for fuck's sake. Ha, hindi ba masyadong personal yun? Pero mister. Itinaas niya ang kanyang perpektong kilay. Gusto mo bang makipagtalo sa boss mo? Umiling ako at pinitik ang ilong ko nang papalapit siya sa akin. How are you? How were things going? I mean habang wala ako. Tanong niya habang hinihimas ang buhok ko. Napalunok ako. Tama ba sina Diana, Kenny at Leo? May nararamdaman ba talaga siya sa akin? I've been good, salamat. Hindi na siya nagsalita at natahimik kami. You're different, princess. That was it. Natunaw ang puso ko. Namiss kong marinig ang tawag niya sa akin na princess. Gusto kong tanggihan ang katotohanan ng namimiss ko siya, pero imposible. I'm different. Tanong ng tanga kong bibig bago ako tumahimik. Bumaba ang ngiti niya sa akin. Dear God, I missed his smirk. Yes, you're totally different from the women in my life. I'm clueless kung bakit kita dinala dito, pero ang alam ko hindi kita papayagang umalis. Oh my God, papatayin niya ako. Tama si Diana, kapag nalaman niyang alam kong delikado siya, papatayin niya ako. Why are you doing this? Tanong ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Tumingin siya sa akin na para bang hinihintay akong magpatuloy. Baka tapusin na lang ang nasimulan ko. Kukunin ko ang aking mga pagkakataon. Papatayin niya lang ako pero kailangan kong palayain ang isip ko. I can't act normal by him kahit anong pilit ko. Doing what? Nakataas na kilay na tanong niya. Wala naman dito, sabi ko sa sarili ko. Take care of me, being this nice to me. I know you're the owner of Illusion and that you take drugs. Are you going to hurt me? Medyo natarante siya, tapos pinasadahan niya ng daliri ang buhok niya. Are you? To be completely honest, hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng ganitong klaseng lakas ng loob. Ang pakikipag-usap sa kanya ay parang nakikipag-usap ako sa sinumang random na lalaki. I don't know where all this is coming from but some questions are best left unanswered, princess. Sabi niya sabay halik sa noo ko at naglakad palabas. Hindi ko alam kung halik ba o salita niya ang nagpapahina sa akin. Ngunit 100% akong sigurado na iyon ay ang halik. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng anumang anyo ng pagmamahal sa akin. Ang pinakaunang pagkakataon. At tama ang pakiramdam. And if his kiss on my forehead felt so right when I knew he was part of the mafia, baka nababaliw na ako. Umupo ako at pinanood ang aking mga matalik na kaibigan na nag-uusap tungkol sa ilang random na palabas sa TV ngunit hindi ako sigurado kung naririnig ko sila. Ang aking isip ay patuloy na nagpapaalala sa akin kay Mr. Black. Una, gusto niyang tawagin ko siyang Alex, tapos hinalikan niya ako. Alam kong nasa noo ko lang pero ganun pa din. May feelings ba talaga siya? Irish, nakikinig ka ba sa amin? Narinig kong tanong ng dalawa kong kaibigan. Tumingala ako sa kanila at sinabi ang isang bagay na pumasok sa isip ko. Sa tingin ko gusto ako ni Mr. Black. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.